Siguro hindi natin madalas naaalala ang buhay ni David nung hindi pa siya hari. Nung maliit pa po siya, siya po ay probably when he fought Goliath, no? Sabi ng ilang magaling na Bible scholars, probably siya po ay 8 taong gulang na bata. Okay? 8 to 9, something like that. At isang maliit na bata na meron siyang malaking pananampalataya. But ito kung gusto ko sabihin, huwag tayong tumingin sa pananampalataya ni David. Huwag din tayong tumingin lalo kay David. Tignan natin sino yung kaniyang source of strength. Sino yung kaniyang source of faith. Walang iba kundi si Lord Jesus. Hindi pa nagkakatawang tao si Jesus, pero siya po ay present doon sa pagbukas ng dagat para makatawid ang mga Israelita. Si Jesus ay present kay Samson ng iguho ni Samson ng templo. Si Jesus ay present ng itapo ng 3 magkakaibigan, Meshach, Shadrach, Abednego, doon sa naglalagablab na pugon, di ba? At present po si Jesus doon po sa pangyayari sa buhay ng mga Old Testament saints tulad ni Esther. Amen. Nandun po si Jesus. Nandun po si Jesus. Siya po ang nagsara ng arko. At isinara ng Panginoon ang arko. Basahin niya sa mga Bibles niyo. Kamay ni Jesus ang pinagsara doon. Okay? Nandun po si Jesus nang si Moises ay mapulot nung reyna ng Ehipto. Okay? Sa lahat ng mga pangyayari. At higit sa lahat, nandun si Jesus at siya ang nagsara ng bunganga ng mga leon para hindi lamunin o dakmain man lang si Daniel nang ito'y ihulog ng kanyang mga kaaway. Ano po ang ending noon? Yung mga kaaway, yun po ang inihulog o yun po ang ipinakain ni Haring Cyrus. I think si Cyrus po ba yun o si Nebuchadnezzar? I'm not sure right now. Dahil, syempre, ito po ay bigla ang vlog lang. Ano? Okay, tignan po natin mabuti ha. David was 8 years old. Maliit na bata. Then, itong mga taong ito, takot na takot dito sa isang tao na napakatangkad, napakalaki, higante. Ang pangalan niya, Goliath. Mm-hmm. Goliath is a giant. At si Goliath ay kinatatakutan ba? Sino ba naman ang normal ang isip ang hindi matatakot kay Goliath? During that time, lalo na mga Israelita, lalo silang binubuli, lalo silang pinagtatawanan, lalo silang parang hinahamon ba? Alam naman ng mga kaaway na ito na hindi sila... Yeah, lalaban eh. Kaya ang lakas ng kanilang mga loob to start a fight with the Israelites. But one time, one day, even the King Saul, the first king of Israel, was afraid, truly afraid of this giant named Goliath. Kaya ang nangyari, nadismaya na siya, nagdesperado na siya, ano habang buhay niya lang bata yung, yeah, guguluhin nito, palagay ko nga, ganun na, wala tayong magagawa. Until narinig ito ng isang boy named David. Sino yon? Kanya, yung higante, araw-araw tayong, hinahamon ng mga Israelites. Sino yung higante na yan? Sabi niya ganun. Bakit tayo matatakot sa kanya? Tapos pinagtawanan siya. Walang makalaban sa kanya kahit isa sa ating mga kababayan na mga Israelita. Then pumunta si David. To make the long story short, ha, pumunta si King David. David pa lang, bata pa. Doon sa hari. Ako ang lalaban sa kanya. Ako naniniwala po ako para matigil lang si David. Pinagbigyan na lang ni Saul. Pero nakita siya ni Saul, ikaw? Ayun, nakatingin tayo sa natural eh. Ayun po ang point ng ating vlog ngayon. Nakatingin tayong masyado sa natural. Pero si David may nakita siya. My God is bigger than this giant Goliath. Okay. To make the long story short, pinagbigyan itong King David. David. Mas masyado kasi akong attached na tawagin siyang King David. Kasi mostly sa mga preachings ko lagi talagang kumukuha ko sa puro King David ang sinasabi ko. Okay, so si David, maliit, munting David, kaya lang natin, no? Siya ay pinagbigyan, pinagsuot siya ni Saul ng mga suot ng warrior. Mabibigat yung mga bakal na suot. Sabi niya, I don't want even one of those. Ha? Huh? Anong gagamitin mong instrumento o weapon to fight the giant?
Goliath, I have my weapon. Makinig mo mabuti, important po to. I have my weapon. I have a rock and a sling. Yeah? Alam niyo po ba yung rock? It's, sino ang sinisimbolo ng rock na yun? The Lord Jesus Himself. Makinig kong mabuti. Ikaw na Kristiyano, tayo mga Kristiyano, nasa atin po si Jesus. Kahit may gulayat tayo, hindi po matatanggal ang mga gulayat sa buhay natin. Believer kay unbeliever, may mga gulayat sa buhay. Pero ang masaklap, pag unbeliever po, ang dinapuan ng gulayat, sila po ay nawawala ng pag-asa. Karamihan nagpapakamatay pa nga po yung iba. Pero maski may gulayat ang isang Kristiyano, alam niya na Jesus is with them. Alam niya na Jesus is with them all the time. God is good all the time. Jesus is good all the time. Hinding-hindi siya panghihinaan ng loob. Because Jesus is living within us. Alam niyo po ba ang totoong kahulugan ng Kristiyano? Pagka dami-dami mga tinatawag na mga pakahulugan o mga definition ng Kristiyano. Pero isa lang po talaga ang kahulugan ng Kristiyano. Ano? Jesus living in us. Period. Jesus living in us. Period. That's Christianity. The presence, the person, and the perfect love of the Lord Jesus Christ. Tandaan niyo yung tatlong P. The presence, the person, and the perfect love of the Savior, the Lord Jesus Christ, nasa atin po. Kaya parang si David, tayo po dapat ay merong lakas ng loob to defeat every foe sa ating mga buhay. To make the long story short, pumunta na si David. Hoy! Halimaw! Hindi ako natatakot sa'yo. Ha! Sabi ni Goliath, he taunted the little kid, the little boy. Sabi niya, what do you think of me? That you will send some dogs to fight over me? Are you insulting me? Abang yabang ano? Ini-insult niyo ba ako? Why do you send a dog to fight for me? Aso ang tingin niya dito kay King kay David. Aso. Sabagay, maliit na bata. Pero ang ganda ng binanggit ni David, sabi niya, sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Panginoon. Makinig po kayong mabuti. Kung meron kayong mga hinahangad sa buhay, kayong mga Kristiyano ha, Kristiyanong kausap po dito, kung meron kayong meron kang sakit, tapos nagdi-declare ka ng healing, sabihin mo, today, ibibigay ka sa akin ng Panginoon, healing. Magmamanifest na ang healing sa akin. Actually, nasa iyo na po yung healing, magmamanifest. Today, it will manifest sa katawan ko. Gagaling ako. Pag wala kang pera, I know, because of Jesus who lives in me, magmamanifest na yung pera sa buhay ko. Hindi ako magkukulang. You know what? Isa sa mga pangako ni Jesus, I will never leave you nor forsake you. At kasama dyan ang mga finances mo. Kasama dyan lahat ng mga pangailangan mo sa buhay. Kasama dyan ang mga pagkain mo. Bilang patutuo po, ako ilang beses na pong napatunayan sa buhay namin na hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Kaya araw-araw ako nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. Kahit kahapon, nakakatakot po talaga yung mga pag-ulan dito sa Maynila. Pero protected po kami. No? Kaya hindi ko masyadong pinapansin yan. Kahapon po, maski nagbababagyo, nag-aaral ako ng Word of God. Kaya sabi ko po sa inyo, itong si David po, sabi niya, ngayon din, ibibigay ka ng Panginoon sa aking mga kamay. Ano yan? Kani Gulaya. What is that you're holding? This is a rock. Ha? And a sling. Ay, and a sling. Tumatawa ang higante. Bago pa man na lumusob ang gulayat sa kanya, kasi lulusobin niya na eh, pinatamaan niya na sa pool sa ulo ang giant, ang higante. At ito ay namatay. Makinig pong mabuti. Noong ito po ay namatay at bumagsak, kinuha niya mismo yung sibat nito at pinutol ang alin, ulo ni Goliath. Amen? Pinugutan ng ulo si Goliath. Kaya I believe si Goliath ang model ng mga magpapapugot sa
Great Tribulation. Joke, joke, joke. At meron po akong sasabihin na importante sa inyo. Call this doctrina, call this anything, pero iba nga tinatawag foolishness eh. Okay lang. Pero this is the truth. Yung ulo po ni Goliath, pinutol ni David. At ibinaon niya ito sa isang bundok. Kaya yung bundok na yan, named after Goliath. Sa bundok na pinagbaunan nung ulo ni Goliath. Okay? Alam naman natin, pag si Goliath, ano bang sinisimbolo ni Goliath? Ang sinisimbolo ni Goliath ay si Satanas. At ang ulo na pinutol mismo ni David ay ibinaon niya sa isang bundok na kung tawagin ay Golgotha. Why Golgotha? Sapagkat ang ulo ni Goliath ay ibinaon doon. Ang bundok ng Golgotha, kaya nga Golgotha, bundok ng bungo, kasi nandoon yung bungo ni Goliath. Doon ibinaon ni David. After 1,000 years, namatay doon ang anak ng Diyos. Sabi ko, ang sinisimbolo ng ulo ni Goliath ay Satanas. Kaya nung nakahang si Jesus doon sa cross, sa Golgotha, yung kanyang dugo na, anong tawag dito? Nabubo, at ito ay tumutulo pababa. Yung bungo ni Goliath ay natutuluan ng dugo sa ilalim. Sinisimbolo yan, yung pagkatalo ni Satanas. At si Satanas ay natatakot, takot na takot. Doon nakita yung pagkatalo ni Satanas. Nakabaon ang kanyang ulo sa ilalim at ang anak ng Diyos nakapako sa krus at ang krus niya ay itinarak doon sa bundok na yan. Kaya sinisimbolo nito spiritually si Satanas ay tinusok ng Panginoong Hesukristo at doon siya natalo. At lalo na yung blood ni Jesus na patak pa sa kanya, lakwas siyang natakot. Natakot ng natakot. Dahil alam niya, nabibilang na ang kanyang oras. Doon pa lang po sa bundok ng Golgotha, natalo na ni Jesus si Satanas. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, you are a winner. You are a champion. You are a more than conqueror. Because of the Lord Jesus Christ. Okay? Meron tayong bato. Jesus Christ is the rock of our salvation. Jesus Christ is that rock, our rock. Kaya may kantang si Kristo ang sandigang hindi magigiba. At ang hindi magigibang sandigan natin ay ang Panginoong Hesukristo. Kaibigan, may pinagdaraanan ka ba? Kahit ano pa man, may solusyon dyan. Pero ang kondisyon lang isa lang, kailangan kang maniwala na si Jesus ang anak ng Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran lahat ng kasalanan mo. Past, present, future. At kapag ka naniwala ka na binayaran na lahat ng kasalanan mo, you will be called what? Born again. Ang born again po ay hindi isang rehilyon. Ang born again po ay isang buhay na relasyon sa buhay na tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, the rock of our salvation. So again, huwag nating kalilimutan, tulad ni David. Pero sabi ko, huwag tayong titingin kay David. Maliit man siyang bata, nanalo siya dahil sino ba yung nasa likod ng pagkapanalo niya? Walang iba kundi si Jesus, ang anak ng Diyos na sa atin nagmamahal at binigay ang kanyang sarili para po sa atin. Hanggang dito na lang muna po. Bye-bye.